Magandang hapon sa iyo kapatid na nakikinig sa akin ngayong tanghaling ito. So bago ang lahat, alam mo ba na mas maganda ka pa sa tanghali? Dahil ikaw ang pinaka magandang nilikha ng Panginoon dito sa mundo natin. So ako nga pala si Jessica Bristol, isa sa mga lead 144 leader ng YHC Caloocan under the tribe of Pillars of Christ. So wait lang, hayaan mong saluduhan muna kita bilang sa pagiging prayer warrior mo, kapatid. Alam kong isa ka sa mga puspusang nagdadasal para matigil na tong crisis na pinagdadaanan natin ngayon. Maraming salamat sa araw-araw na pagluhod at panalangin mo para matapos na ang pandemic na to. At maraming salamat din dahil isa ka sa homeliners na pinipiling mag-stay sa bahay kahit walang choice. Hindi mo ba alam na napakalaking tulong sa aming mga frontliners ang pag-stay niyo sa bahay? We do appreciate it. Yeah. Ngayong hapon na to, andito ako kasi may gusto akong i-share sa inyo. I-share ko sa inyo yung Bible verse na baka sakali makatulong or makamotivate sa inyo na malagpasan itong crisis na tinatahak natin ngayon. At ang Bible verse na yun ay manggagaling sa Matthew chapter 19 verse 26, sabi doon, Jesus looked at them and said, "With man it is impossible, but with our God all things are possible." Alam naman natin na kay Lord lahat possible, di ba? Kasi nga si Lord, waymaker, miracle worker, promise keeper, yan ang Diyos natin. Kaya kapatid, gusto ko lang sabihin sa'yo na eto yung mga panahon na kailangan natin na mas maniwala at magtiwala sa nasa itaas. Dahil si Lord lang ang may control sa lahat ng bagay na nangyayari ngayon. Not even the good doctor, not even the bravest policeman, not even the most powerful president can control this pandemic that happening now in our country. Sa buong mundo actually. Si Lord lang ang may kayang kontrolin kung ano man yung nangyayari sa atin ngayon. At saka, may gusto lang siyang iparealize sa atin kung ba't nangyayari yung mga bagay na to. Sabi nyo nga, di ba? Sabi sa mga napakinggan ko before, everything happens for a reason. Ang mas importante lang sa ngayon, kapit ka sa malakas, always seek His presence. At huwag na huwag kang makakalimot sa Kanya. In addition to that, mas tindihan mo pa yung pusong nag-aalab para kay Lord. Huwag mong hayaang mawala yung alab ng puso mo sa panahong to. Huwag mong hayaang maligaw ka pa ng landas kahit alam mong tamang daan na yung tinatahak mo. Huwag mong hayaan yung kaba, yung pangamba, yung takot, yung anxiety, yung depression ang magpabagsak sa'yo. Dahil anxiety, depression, pangamba, lungkot. Ikaw to na may Diyos. Ikaw to na may Lord. At magiging okay ka soon. Kasi itong apat na to, aanhin mo naman sila kung may Lord ka, di ba? As long naniniwala at nagtitiwala ka sa malakas, kayang-kaya mong malagpasan itong mga bagay na to. Hello po, magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Joyce Babalcon, one of the 144 leader ng Joshua Bristol Church Caloocan. At nandito po ako ngayon para mag-share ng Word of God to motivate you and to encourage you na rin po. So sabi po dito sa Psalm chapter 62 verse 1-2, "Truly my soul finds rest in God, my salvation comes from Him. Truly He is my rock and my salvation is my fortress. I will never be shaken." Sabi nyo na kahit anong problema yung harapin natin, lagi nyo tatandaan na may Lord na handang magbigay sa atin ng kalakasan, may Lord na handang magbigay sa atin ng kaligtasan. Kapag sobrang dami na nating problema, may Lord na handang magbigay ng kalakasan sa atin, may Lord na handang itayo ka once na nalapa ka. So, nandiyan siya lagi para maniwala sa'yo na kaya mo. Kahit
yung ibang tao hindi na naniniwala sa'yo na hindi mo na kaya, hindi mo yan kaya. Pero alam mo yan, my Lord na handang mag-cheer up sa'yo, my Lord na handang tumulong sa lahat ng laban mo. And my Lord na nandyan lagi sa tabi mo, once na malungkot ka, once na masaya ka, o kahit anong nararamdaman mo, kahit anong panahon, kahit anong oras, my Lord kang kasama. And ngayon sa problema kinakaharap ng mundo, sa lumalaganap ngayon na virus, syempre, hindi natin maiiwasan matakot, hindi natin maiiwasan mangamba na baka mas rumami pa yung cases, mas rumami pa yung may case nun sa lugar nyo. And gusto ko lang sabihin na nandyan si Lord na para protektahan tayo, and may Lord na magbibigay ng kaligtasan sa atin. May Lord tayo na handang protektahan tayo. May Lord tayo na handang magbigay sa atin ng lakas sa lahat ng laban natin. May Lord na handang iligtas tayo. Kaya para saan pa yung takot na nararamdaman natin? Huwag mong hayaan na sakupin ka ng takot na yun, kasi hindi healthy yun. Bagkus hayaan mo si Lord na sakupin ka. Kasi once na may Lord tayo sa buhay natin, hindi na natin hahayaan pumasok yung mga negatibong bagay sa atin, and hindi na natin mabibigyan pa ng oras yung mga negatibong bagay. And dapat talaga ngayon, hindi na natin pinag-aksaya ng oras yung takot. Hindi na dapat natin, hindi na dapat tayo naglalaan ng oras para sa mga bagay na hindi maganda. And hindi na dapat tayo naglalaan ng oras para matakot. Ngayong mga araw na ito, ngayong ang dami ng hindi magandang nangyayari sa mundo, dapat mas naglalaan tayo ng oras para isik si Lord, i-pray si Lord. And dapat mag-focus tayo kay Lord sa mga gawain ni Lord. At magtiwala tayo kay Lord na kaya niyang gamutin lahat ng may sakit ngayon, kasi sabi nga, He is the doctor of all doctors. Kaya niyang i-heal lahat yon. And magtiwala ka lang kay Lord na kaya niya, kasi alam naman natin na He is powerful and He is victorious, Lord. So ang gawin lang natin ngayon is mag-pray and magtiwala sa kasi even we can see it, even we can feel it, God is working. Always trust God. And kung ano man po yung kinakaharap po natin problema, kahit gano'n ka man katindihanigin ang problema na yan, you will remain unshakable, for you have a deeper rooted relationship with God. Yun lang po. Maraming salamat po. God bless. Hello po. My name is Ruela Vigan. Isa po akong one-purpose leader ng church na Yeshua Harvester Church. Nanggaling po ako sa network na Living for Christ. Bago po tayo mag-start, let's pray. Yes, Heavenly Father God, Jesus Lord, thank you po Lord sa napaka-bless na araw na to, Lord God. Lord, bigyan niyo po kami, Lord God, ng pusong dalisay, Lord God, at pusong tapat, Lord God. Lord, ikaw na po yung manguna, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Yung isa-share ko pong Bible verse is Revelation 3 verse. Then yung sabi po dito, because you have kept my command to endure, I will also keep you safe from the time of trouble which is coming upon the world to test all the people on earth. Yung nagrema lang sa akin dito, ang dami mo nang pinagdaanan sa mga utos ng Diyos, pero lahat yun kinaya mo, kasi hindi lang ikaw yung lumalaban sa mga pagsubok na dumadating sa'yo, kundi si Lord. Kaya pag may mga pagsubok na darating sa'yo, kailangan mo lang lumaban, kasi yung Diyos natin, siya yung mismo yung lumalaban sa mga dumadating sa atin
mga pagsubok. Tinatry ka lang ni Lord kung lalaban ka. Lahat ng mga pagsubok na dumadating sa iyo, tinetest ka lang ni Lord. Kaya pag may mga dumating sa iyo na mga pagsubok na matindi, kailangan mo lang lumaban. Thank you po. God bless.